Welcome to Donmar TV News Channel. The Commission on Elections has summoned presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. in connection with a petition for the cancellation of his certificates of candidacy. Meanwhile, several parolist groups filed for substitution days before the deadline. Dante Amento gives us the details live. Yes, Dante, good evening. Good evening, Harleen. Commission on Elections spokesman Director James Jimenez disclosed the summons for presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. was issued yesterday and expected to be served today. COMELEC will have to wait for proof of service. Jimenez added Marcos is given 5 days upon receipt of the summons to respond to the petition filed seeking the cancellation of his COC. Failure to respond within the period given bar Marcos's camp to submit controverting evidence. UNTV News is getting Marcos's spokesperson attorney Vic Rodriguez confirmation, but no reply yet. Meanwhile, some partylist groups filed COC withdrawal and a substitution today, such as Malasakit Movement with former MMDA spokesperson Celine Pialago as first nominee. Si Mr. Avancenia po has been our chairman ever since naman po. And decision naman po ng buong members po yon, at finally po inaccept naman po ni Mr. Avancenia yung aming offer po sa kanya. Four-piece party list, which one of the nominees is sibling of MMDA Chairman Benhar Abalos Jr., has withdrawn from his nomination for allegedly health problem. I cannot disclose. Anyway, I'm the number two nominee. I'm withdrawing my nomination, and I'm recommending another substitute nominee, which is Jonathan Abalos, the second. Harleen, the processing of withdrawal and substitution of COC would continue tomorrow, and the last day would be on Monday, November 15. With only 3 days left for substitution of candidates, the faction in PDP Laban, headed by Energy Secretary Alfonso Cusi, is reassessing its moves for the upcoming elections. This as the Cusi faction revealed they are now exploring all options, including its original plan of fielding Senator Christopher Bongo and President Duterte as its presidential and vice presidential bets. In a statement, the Cusi wing says they are consulting their local leaders to ensure that the party decision will be reflective of the sentiments on the ground. The Cusi faction standard bearer, Senator Ronald De La Rosa, has yet to comment on the matter. But the senator has been vocal that he is willing to withdraw if presidential daughter and Davao City Mayor Sara Duterte Carpio will run for the presidency. Presidential aspirant Senator Manny Pacquiao, who also sits as the party president of Pacquiao Pimentel Wing, is not affected by the possible Go Duterte tandem, saying that everyone has the right to run. The senator also clarified he will not abandon their group in the ruling party and will continue fighting for their claim as the legitimate representatives of the party. This despite his recent meeting with President Duterte, who chairs the other faction in PDP Laban. Magkaisa pa rin kami, magkaisa kami. Actually, na-surprise lang naman ako sa patawag eh. Hindi naman intention na ano, wala naman na, sino ba naman ako para tumanggi sa Pangulo. Pinaglalaban namin yung PDP party na yan. Dahil yung iba, mga illegal, kami may hawak ng data, mga papilis ng partido. Senator Aquilino Coco Pimentel, who chairs the Pacquiao Pimentel wing, has no comment on the meeting of the two leaders. As the November 15 deadline substitution nears, Pacquiao remains firm that his presidential bid is final. Hindi ako trapo na politiko na pabago-bago ng desisyon. Kung yung iba dyan trapo, pabago-bago ng desisyon, niloloko yung taong bayan, ako hindi. Parang eksena sa classic mafia film na The Godfather. Ganyan inilarawan ng isang political analyst ang mga eksena sa kasal kahapon ng anak ni Senator Bong Revilla. Mas naging sentro kasi ng atensyon ang mga imbitadong politiko. Nasa frontline ng balitang yan, si Dale De Vera. Imbis na maging bida ang ikinasal na anak nila ka CMD Chairman at Senator Bong Revilla, natuon ang atensyon ng marami sa mga bigati nilang bisita. Paano ba naman?
parang naging reunion ito ng mga politikong sasabak sa 2022 elections. Sa kopya ng wedding invitation na nakuha. Pakinggan nyo to, ha. Sa kopya ng wedding invitation. Pakinggan nyo mabuti kung meron kayong ano, kung malakas ang hint nyo. Ano nakasulat? Ano yung binilugan na yan? Ha? Ano yung binilugan na yan? Si Mayor Sara Duterte. Pakinggan nyo. Ng News 5, nasa listahan ng mga ninang si Davao City Mayor Sara Duterte. Kasama ang iba pang mga opisyal tulad ni na Senator Juan Miguel Zubiri, Senator Aimee Marcos, Senator Bato de la Rosa, at iba pa. Wala ang pangalan ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos. Hindi ako nagsabi, wag ko kayo magalit sa akin. News 5, ang sama nyo naman. Bakit nyo nilabas yan? Magagalit, dilawang kayo. Oh, dilawang ka na naman. Bakit nyo nilabas yan? Oh, okay. Pero may kasunod naman. May kasunod. Easy lang. Huwag kayong judgmental. Huwag yun naman kagad sabihin hindi invited. Ay, wag naman ganoon, ha? Wag ganoon. Pero sa araw ng kasal. Sa araw na ng kasal. Okay? Yung unang invitation wala. Doon sa pangalawa, lumabas na yung pangalan niya. Biglang nasa listahan na ng mga ninong si BBM. Lumabas na yung pangalan niya doon sa araw ng kasal. Siguro ano nangyari? Siguro na-confirm na darating si Mayor Sara Duterte. Siguro, kinonfirm ni Mayor Sara Duterte na darating ako. So, sabi, isama nyo na dyan si ano. Isama nyo na si Marcos dyan kasi kailangan magkasama yung dalawa. Hindi. Kayo mag-isip ha. Wag lang ho ako. Hindi, wag ho ka. Wala ho ako sinasabi. Sabi na naman nila edited yung invitation, fake news. Sige. Ayan na. Kayo na humusga, wag na ho sa akin. New Lord's Identity, maraming salamat. Wag ganun. Invited ho siya. Wag ganun. Mamaya, i-quote na naman ako. Sabi ni Banat ba, hindi daw invited. Alam mo naman yung ba ngayon, gullible yan. Ano to? Gullible lang yung kung ano sabihin ng mga vlogger nila, maniniwala eh. Diba? Invited do. Yun nga lang, sa araw lang ng kasal ng invite. Yan o, I am not making stories. Okay? Ako ho yung galing sa news, hindi ho ako naggagawa na, ayon sa aking source. Wala akong ganyan, ayon sa aking source. Walang ganun. Yan mismo news. Noon, hindi kasama. Nung araw na mismo ng kasal, doon nakasama. Okay? Invited doon siya, doon sa araw ng kasal. Hindi ho ako nag-imbento, sila ho. Itong News 5, ang sisihin nyo, wag ako. At nasa unahan na siya ng listahan. Nasa unahan na siya, invited siya nung araw ng kasal. Okay? At pinag-partner pa sila ni Inday Sara. Pinag-partner pa. Partner naman, kayo naman. Masyado kayong judgmental. Dilawan! Ah. Paglilinaw ng mga Revilla, meron talagang nawala at pinalitan sa listahan ng mga principal sponsor. Merong nawala at pinalitan, okay? Giit din ang kampo ni Marcos Jr. Matagal na silang sinabihang magnininong sa kasal nila Jana at Jed. Pero ang mas nakaagaw pansin, ano? Ang bigla ang oath-taking ni Inday Sara sa partidong Lakas CMD pagkatapos ng wedding ceremony. Yun lang! Nagkagulatan! Nagkagulatan bigla ng oath-taking si Mayor Sara. Alam mo ano nangyari? Ito ha. Feeling ko lang, ito naman, this is just my opinion ha. Feeling ko no one knows. No one knows na mag-oath-taking siya. Sigurong nakakaalam lang si Romualdez at saka si Bong Revilla kasi siya ho yung may bahay dyan eh, di ba? So feeling ko, ganun ho ang nangyari. Wala akong nakakaalam at... Namiipis. Wala akong nakakaalam at gulatan na nangyari, di ba? Sa
Sa programang The Chiefs ng One News, ikinumpara ng isang political analyst ang nangyari kahapon. Sabi dito, uso talaga ang substitution pati sa wedding sponsor. Huwag naman ganun! Ako na naman, sasabihin na naman nila. Ako na naman may invento niyan. Hindi ako, binasa ko lang yan. Nandyan nga yung ano nyo, oo. Binasa ko lang yan. Kayong mga judgmental kayo. Dilawang kayo. Grabe naman, banat bay. Huwag naman. Sino yung nag-comment nun? Nasama ng ugali nung nag-comment na yun, ha? Sino nagsabi nun? Huwag ganun, ako na naman sisisihin nila. Galit na nga yung mga yan sa akin. Nang gigigil na nga yan eh. Gigil na gigil na yung mga yan sa akin eh. Gusto nang manakit. Honey, thank you very much, honey. Tuloy natin. Okay. Isang kilalang mafia movie. So godfatherish, no? So you know, it's also a sad indictment of how a few powerful political family can really control the future of this country, no? So in all of this you know, horse trading, negotiation and whatnot, no, nasaan ang taong bayan sa lahat? Alam mo, ito sa totoo lang ha, makinig kayo mabuti. Ito feeling ko, feeling ko lang naman to. I think you would agree with me kasi nabasa ko to sa isang comment eh. Sabi niya, if magtumakbong presidente si Mayor Sara, sa tingin ko, that would give an impression to the people na meron talaga siyang leadership na kakayanan. Kasi ako naman eh, totoo naman ako eh. Kahit ho ako ha, kunwari si Mayor Sara, ipit din ako sa sitwasyon. Ipit ako sa sitwasyon na marami ho ang nagpupush sa aking tumakbong presidente. Marami ho ang nagugustong ako ay tumakbong pagkapagulo, pati mga leader ng mga partido. And yet, I have to treasure my friendship with the Marcoses. Diba? Nako, kung ako yon, medyo mahirap sa akin yon. Sa totoo lang, aminado ako. Diba? Kayo, kasi kunwari, halimbawa, kunwari lang, si Dada, kunwari, tatakbo ng presidente ng Toda. Kaya lang, may mga nagpupush sa akin na tumakbo rin presidente ng Toda. So tatakbo, parang, sige na nga, ito na, tatakbo na ako ng presidente ng Dota, Toda, ng vice president. Kaya lang, si Dada, nakaporma na dun, di ba? Kaya lang, yung ibang mga leader ng mga Toda, ako gusto maging presidente. Di ba? Ako, mahihirapan ako doon. Siyempre, kaibigan natin yan si Dada. Pwede bang ako na lang maging presidente? Medyo mahirap, di ba? Mahirap po yun. Pero doon mo makikita kung paano niya, paano ko i-turn around yung sitwasyon na ako ang tatakbong presidente. That would take a leadership quality. O, di ba? Kaya Dada, ganang tumakbo ng presidente ng Toda, ha? Kaya eto, dito mo makikita kung gaano kagaling si Mayor Sara Duterte. Kung paano niya ito igaganunin. Kasi mahirap talaga eh. Naintindihan ko eh. Alam mo, eto, marami nagsasabi ng iba, nagagalit na sila, naiinis sila, napasuspense. I don't think Mayor Sara is nagpapasuspense. I don't think nasa isip niya yung magpasuspense, ha? Hindi. Si Mayor Sara, pag na gano'n yan, ano na talaga yan. Kaya lang, nahihirapan siyang magdesisyon dahil marami siyang kinukonsider na factor. Okay? Sa totoo lang, eto, makinig kayong mabuti, ha? Isipin nyo mabuti ito, ha? Ito'y opinion ko lang. Isipin nyo mabuti. Kung all along, ang plano ni Mayor Sara ay tumakbong vice president. Hindi na ho yan mag-iinarte. Hindi na ho yan, sige, ikaw na tumakbong presidente. Wala nang ganun. Sabay na tayo, mag-file lang ating kandida. Si presidente ka, ako vice. Tama, mali. At, so ngayon, nag-iinarte lang siya. Kaya siya nag-quit
ng pagtakbon mayor ng Davao? Nag-quit siya dahil lang trip niya? O nag-iinarte siya? Nagpapasuspend siya? I don't think. Maybe because iniisip niya ng maigi at pinaplano niya. Kinukonsider niya pa rin ang pagiging presidente.